mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Lumaking sutil at bulakbol si Jameson. Kaya kinainisan siya ng kanyang mga magulang. Oh, saan ka na naman galing kagabi? Huwag mong sabihin na gumawa ka ng project dahil hindi na ako maniniwala pa sa iyo. Nakausap ko ang kaklase mong si Marcos at ang sabi niya ay hindi raw kayo magkasama. Bulyaw ng kanyang ina. Ma, pwede ba? Mamaya muna ako sermonan. Wala pa akong tulog eh. Aniya bago pumasok sa kwarto. Tama naman ang ina. Hindi nga siya gumawa ng project kasama ang mga kaklase. Iyon kasi ang paalam niya sa mga magulang. Ang totoo ay sumama lang siya sa mga barkada niya at magdamag silang nag-inuman. Hindi dating ganoon si Jameson. Masunurin at mabuti siyang anak. Nagsimula ang lahat ng bawiin ang buhay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Felix dahil sa malubhang itong sakit sa baga. Mahal na mahal ng kanyang ama at ina ang kanyang kuya. Mula nang mawala ito ay napansin niyang wala ng amor ng mga magulang niya sa kanya. Minsan nga ay sinabi pa ng kanyang ina na sana ay siya na lang ang nawala at hindi ang kanyang kuya Felix. Mula noon ay nagtanim siya ng galit sa mga magulang at naging pasaway. Isang araw ay niyaya na naman siya ng mga kaibigan na gumimik. Ano, Jameson, pwede ka ba mamaya? Tanong ni Dominic. Sige ba, saan tayo mga bro? Aniya. Basta, mag-enjoy ka sa pupuntahan natin. Nakangising wika ni Allen. Pagkalabas nila sa eskwela ay dumiretso na ang magbabarkada sa kanilang pupuntahan. Hindi na nagpaalam si Jameson sa mga magulang dahil sigurado naman na hindi siya papayagan ng mga ito. Ilang minuto lang inarating na agad nila ang sadya. Pumarada ang kotse ni Dominic sa harap ng isang beer house. Bro, sigurado ka bang dito ang hangout natin? Tanong ni Jameson sa kasama. Oo. Tsaka na magugustuhan mo rito. Maraming magagandang chicks sa loob. Ani Gilbert. Sabay-sabay na pumasok ang apat na binatilyo sa loob ng beer house. Pagpasok pa lang nila ay namanghana sila sa patay sinding ilaw at mga nagagandahan at nagseseksiyang mga babae na nagsasayaw sa entablado. Ano Jameson? Maganda rito diba? Pumili ka na ng babaeng gusto mo. I-table mo na. Yaya ni Allen kay Jameson. Pinagmasdan munang mabuti ng binatilyo ang mga babaeng nagsasayaw na maikling damit ang suot. Sa paggala ng kanyang mga mata ay napansin niya ang isang napakagandang babae na nakaupo sa isang tabi. Kahit mukhang mas matanda ng ilang taon sa kanya ang babae, ay ito ang pumukaw sa kanyang atensyon. Kaya agad siyang tumawag ng waiter. Boss, sino ang babaeng iyon? Maaari ba siyang ma-table? Aniya. Siya po si Milagring. Swerte mo sir at siyang napili mo. Magaling na. Mabait pa. Anito. Sinipula ng waiter ang babae na tanda na mayroon na itong customer. Mabilis itong lumapit sa kinaupuan nila. Hay mang pogi, sino sa inyong gusto kong i-table? Tanong nito. Tabihan mo miss itong kaibigan namin. Malungkot to eh. Naghanap na magpapasaya sa kanya. Tatawa-tawang sabi ni Dominic at pinaupo ang babae sa tabi ni Jameson.
Hi, Foggy. Ikaw bang pumili sa akin? Ani to. Oo, ako nga. Medyo nahihiya pang sabi ng binatilyo. Kumuha na rin ang mga babaeng itetable ng mga kaibigan at nang magsiupo na ang mga ito, ay nagsimula na ang kanilang inuman at kwentuhan. Kahit ilang minuto pa lang niyang nakilala at nakausap ang babae, ay nagustuhan na niya ito. Makuwento at malambing kasing kausap si Milagring. Makalipas ang ilang oras ay napagpasyahan ang magkakaibigan na ilabas sa beer house ang mga kasamang babae at dalhin sa pinakamalapit na motel. Nagkanya-kanya na sa pagpili ng kuwarto ang tatlong kaibigan ni Jameson. Kumuha na rin siya ng kuwarto para sa kanila ni Milagring. Pagpasok sa madilim na kuwarto ay agad na nagpunta ang babae sa banyo para maligo. Hinubad na ni Jameson ang suot na damit at humiga sa kama. Paglabas naman ng babae ay hinubad na rin ito ang suot na bathrobe at tumabi sa kanya. Ang bango-bango mo naman. Bulong ng lalaki habang inaamoy-amoy nito ang leeg ni Milagring. Ano, game na tayo? Wika ng babae. Nang may maramdaman ang binatilyo at bigla itong bumangon sa kama. Pinindot nito ang lampshade para magbigay liwanag sa buong kwarto. Sandali lang ha, tinatawag ako ng kalikasan. Anito. Nagulat si Milagring na may napansin sa dibdib ng binatilyo. Ano yung nasa dibdib mo? Gulat niyang tanong. Napatingin si Jameson sa kanyang dibdib. Ang tinutukoy ng babae ay ang malaki at mahabang peklat nito sa dibdib. Ah, ito ba? Bata pa lang ako. Meron na ako nito. Tinatanong ko naman ng mga magulang ko. Pero hindi naman nila alam kung ano ito. Kasi ampon nga lang naman nila ako. Nang marinig ang salitang ampon ay kinilabutan ng babae. Bumangon ito sa kama at nagmandaling magbihis. Anong pangalan ng mga umampon sa iyo? Nanginginig niyang tanong. Si Rafin at Virginia Santos. Silang umampon sa akin. Sagot ng binatilyo. Napaiyak si Milagring nang marinig ang mga pangalang binanggit ni Jameson. Hindi ito maaari. Malakas niyang sabi. Bakit? Kilala mo sila? Daan-daang nilapitan ni Milagring ang binatilyo at mahigpit na niyakap. Ang laki-laki mo na. Sorry, hindi ko inakalang sa sitwasyong pa ito tayo magkikita. Aniya habang lumuluwa. Anong ibig sabihin nito? Sino ka ba? Ako ang nakatatanda mong kapatid at ikaw ang bunso kong kapatid na si Milo. Bunyag naman niya rito. What? Naguguluhan itong tanong kay Milagring. 4 na taong gulang ka noon na maagang mawala si nanay at tatay. Mula noon ay ako lang nag-alaga sa iyo. Ipinanganak ka na may komplikasyon sa puso. Kaya labas-masok ko sa ospital. Isang araw ay lumubha ang lagay mo at kinakailangan kong operahan. Wala akong alam na mapagkukunan ng malaking halaga para sa operasyon mo. Kahit maghapon ako magtinda ng basahan ay hindi kita kayang maipagamot. May 2 mag-asawa na nangangailangan ng isa pang anak na lalaki dahil hindi na kaya pang magbuntis ng babae. Hiling nila na ampunin ka at silang gagastos sa operasyon mo. Hindi ko kayang makita kang nahirapan sa ospital, kaya pinampun kita sa kanila dahil alam kong gagaling ka at mabibigyan ka pa nila ng magandang buhay. Sila si Mr. at Mrs. Santos, ang mga magulang mo. Nakita pa kita matapos ang operasyon sa iyo at tandang-tanda ko ang malaki at mahabang peklat na yun sa dibdib mo. Hindi makapaniwala si Jameson sa ipinagtapat ng babae. Kaya pala mas mahal ng mama at papa niya ang kanyang kuya Felix dahil ito ang tunay nilang anak. At kaya pala naramdaman niya na iba ang pakikitungo ng mga magulang sa kanya ay dahil hindi siya totoong anak ng mga ito. Napaiyak na lamang ang binatilyo nang malaman ang katotohanan. Sana mapatawad mo ako sa ginawa kong pagpapampun sa iyo. Kung hindi naman ay naintindihan ko, ang mahalaga ay masaya akong makita ka maayos ang buhay. Sabi pa ni Milagring. Tangkang lalabas na sa kwarto ang babae, ngunit pinigilan siya ni Jameson. Kadarating mo lang,
Pero iiwan mo na ulit ako, ate. Muling napaluwa si Milagring sa narinig at nilingon ng kapatid. Huwag kang umalis, ate. Gusto pa kitang makilala eh. Kaya pala nung una kitang makita, ay magaan ang loob ko sa iyo. Dahil magkapatid pala tayo. Nakangiti nitong sabi kay Milagring. Mahigpit na nagyakap ang magkapatid at magdamag na nagkwentuhan. Muling ipinakilala ni Jameson sa mga magulang na umampon sa kanya ang kanyang ate Milagring. Naalala naman na mag-asawa ang babae. Humingi rin ng tawad ang mga ito sa binatilyo at nangakong magpapakamagulang narito. Huminto na rin sa pagtatrabaho si Milagring sa beer house at naganap na ng mas marangal na pagkakitaan para mas maipagmalaki pa siya ng bunsong kapatid. Simula noon ay pinatira na ng mag-asawang santo si Milagring sa bahay nila upang magkasama na ang magkapatid na pinaghiwalay ng landas. At dahil nga doon ay muling nagbalik na ang dating Jameson na magalang, mabait, masunurin at tigit sa lahat, mapagmahal sa magulang. Kayo, ano bang masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tomoksky TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.